Good morning mga kapatid. Magandang umaga sa inyo sa Tagalog. Gusto ko lang po mag-share sa inyo ng konting word of encouragement. First time kong gagawin to na magsalita sa inyo na magbigay ng word of encouragement. Dito po sa Book of Psalm chapter 30 verse 1 to 4. Simulan ko po. Mag-pray muna tayo. Heavenly Father, Lord, thank you po sa umagang ito, Panginoon. Binigyan mo kami ng oras, Panginoon, na matutunan ng iyong salita, Panginoon. Lord, salamat din po, Panginoon, sa buhay na ipinahiram, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, at sa iyong paggabay sa amin, Panginoon. Nagawa kami iyong ingatan, Panginoon, sa mga sakit na dumadapo rito sa lugar na ito, Panginoon. Hindi lang po rito sa Kuwait, Panginoon, kundi sa buong mundo, Panginoon. Nawa, Panginoon, isa pagalingin mo na po ang mundong ito, Panginoon. Alisin nyo na po ang sakit ng virus na kumakalat dito, Panginoon. Lord, ikaw lamang po ang aming Diyos at aming Ama ng mga pangyarihan sa lahat, Panginoon, na may gawa ng langit at lupa, Panginoon. Nawa, Panginoon, isa kami yung ingatan, Panginoon, at sa gabayan, Panginoon. Lord, ikaw lamang po ang aming mga pangyarihan Diyos, ang aming Ama, Panginoon. Ikaw lamang po at wala nang iba, Panginoon. In Jesus' name. Amen. So, ito nga po sa Book of Psalm, chapter 30, verse 1 to 4. The title is The Blessedness of the Answer Prayer. So, verse 1, I will extol you, O Lord, for you have lifted me up and have not let my foes rejoice over me. So sabi nga rito sa verse 1, salamat Panginoon. No? Sabi rito, I will extol you. I will praise you, Panginoon. Dahil na iniingatan mo ako, Panginoon. Inaalagaan mo ako, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Ako ay yung pinoprotektahan, sabi nga rito ni David. Pinoprotektahan mo ako, Panginoon, na hindi ako magkuha ng kalaban o hindi ako hindi magsaya o hindi magpuri ang kalaban laban sa akin, no? Dahil tayo ay nasa Panginoon, tayo ay hawak ng Panginoon. Tayo ay anak ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan na makuha ng kalaban o hindi niya tayo hayaan matalo sa anumang laban natin sa buhay, no? Dahil nandiyan ang Panginoon sa buhay natin, kasama natin ng Panginoon sa araw-araw. Oh Lord my God, I cried out to you and you healed me. So yun nga. So I cried out to you, no? Ang inaano dito ni David na cry out dito ay sa humihingi tayo sa Panginoon. Nakikipag-usap tayo sa Panginoon, humihingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Na yung sinasabi ni David na healed me, no? You healed me. Na pinagaling tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan, pinagaling tayo ng Panginoon sa anumang uri ng sakit, no? Pinagaling tayo, hindi lamang po sa sakit, pati sa kasalanan na minana natin noon. Dahil kung hindi sa Panginoong Hesukristo, tayo ay sa hindi pa rin kikilalanin ng amang makapangyarihan sa langit na kanyang anak. Dahil sa dami ng ating kasalanan na minana natin. So dahil kay Hesukristo na siyang nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo, is na tinubos niya ang ating kasalanan. Tinubos niya at na muli tayong pinatawad ng Ama at nagbukas ang langit para sa atin. No? Tinanggap tayo bilang anak ng Panginoon ulit. So, dahil kay Hesukristo, tayo is pwede nang dumirekta ng ating dasal, ang ating panalangin sa Panginoon, sa ating Ama. Dahil kay Hesukristo na siya ang naging tulay upang magkaroon tayo ng connection ulit. So, O Lord, you brought my soul up from the grave. You have kept me alive that I should not go down to the pit. So yun nga, sabi nga rito ng David, no? Lord, you brought my soul up from the grave. So ano ba yung grave na sinasabi rito? Ito yung kasalanan. Namatay tayo dahil sa kasalanan. Dahil nga hindi tayo matanggap ng Panginoon, no? Ng Diyos Ama. Hindi tayo matanggap, tayo ay namatay sa kasalanan. Parang si Hesukristo, no? Namatay siya dahil sa mga kasalanan tinubos niya sa atin. Siya ay namatay. Ngunit sa ikatlong araw na siya ay nabuhay muli. So, ganun din tayo. No? Nung tinubas ng Panginoong Hesukristo ang ating mga kasalanan, tayo ay nabuhay na muli. Tayo ay muling
tinanggap ng Panginoon, no, ng Diyos Ama sa langit. Tayo ay tinanggap ulit. So, you have kept me alive. So, hanggang ngayon is patuloy tayong nabubuhay dahil sa grasya ng Panginoon. From the grace of God, no? Nabubuhay tayo dahil sa kapatawaran na binigay niya sa atin. Dahil kung hindi tayo pinatawad, siguro tayo ang namatay noong tayo ang namatay sa kasalanan natin. Hindi si Yesu Cristo. Ngunit ito ay isang propesya na dapat na mangyari. Si Yesu Cristo ang magtutubos ng ating mga kasalanan. So, we give thanks to the Lord, no? Na siya ang naging daan, siya ang nagbigay ng kapatawaran sa atin, siya ang tumubos ng kasalanan natin, no? So, huwag natin kalimutan yung mga yung grasya ng Panginoon. Sa verse 4, sing praise to the Lord, you saints of His, and give thanks to the remembrance of His holy name. So, ito nga, dahil sa kabanalan ng pangalan ng Hesukristo, no, huwag natin kalimutan na papurihan siya, bigyan siya ng pasasalamat sa araw-araw. Wala naman tayong ginagawa rito sa bahay. Mahaba pa ang panahon na mag-stay tayo rito sa bahay. Marami tayong oras para magbigay pugay, bigay papuri sa Panginoon. Siguro 30 minutes, kumanta tayo, sing praise to the Lord, sabi nga ni David, no? Sing praise to the Lord, you saints of peace. So, sa pamamagitan ng pagkanta natin, ng papuri sa Panginoon, is mapapadating natin sa Kanya ating pasasalamat sa araw-araw. No? Kahit na sa ganitong sitwasyon natin, na naka-lockdown tayo, nagkaroon ng virus, hirap man tayo makakuha ng ating mga pangangailangan, wala tayong trabaho, wala tayong sweldo. Ngunit, nandiyan ang Panginoon. Siya ang nagpo-provide, siya ang gumagawa ng kaparaanan, siya ang nagbibigay sa atin ng kasagutan kung bakit hanggang ngayon is hindi tayo nagugutom, hindi tayo nahihirapan. Kasi alam natin ang Panginoon is nandiyan sa paligid natin, nandiyan sa tabi natin. So, yun lang po mga kapatid, no, na yung aking may bibigay na word of encouragement. I hope na maintindihan nyo o nakapagbigay ng konting encourage. First time ko lang po itong ginawa. So, I hope na magkaroon ako ng i-fill ako ng Holy Spirit na magpatuloy ito sa aking gagawin. Salamat po mga kapatid. God bless you. And mag-ingat po tayong lahat.